po ba yung share screen natin? Okay na. Okay. Kita na. Oh, kita, po. Kita. Okay. Oh, recording na tayo. Okay. Magandang gabi. Ay, magandang umaga. Bayan. magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Good morning. Thank you for joining our prayer breakfast for today. Again, it is an awesome privilege for us to actually come boldly to the throne of grace. Amen. Na talaga namang pinapahintulutan tayo ng Panginoon to just come to Him in prayer. So napakagandang napakagandang feeling na kayang-kaya natin lumapit sa Kanya. Amen. Whenever we need. Ang ating pong program for today is the same as last week. Ayan. And then na lang po tayo. Siguro mag-aalanhinan tayo, Pastor Jeff, no? Sina Tita Elvie and hindi po pwede. Okay, sige. No problem. Okay. Andito rin naman po si Conrad. Okay, let's start po with an opening prayer. Morning, okay. Cons. Morning. Pwede rin naman po. Ah, pwede rin po kayo, Sister Elvie? Basta po kung nandito lang naman po kami, naghihintay lang. Pero pag hindi po, sabihin na. Oh, sige po, sige po. Okay po. Opening prayer na po tayo. Pastor Jeff, kung kaya. Okay. Sige. Let's go. Hallelujah. Heavenly Father, thank you, Lord God. We praise your name. We lift up your name. We acknowledge you are the King of Kings and the Lord of Lords. We love you. We adore you, Lord God. This morning, Lord God, we come to you with all humility and asking you to forgive our sins, Lord God. Cleanse us, Lord God, with your blood. And whatever we said, we thought of, we did, Lord God, that is not pleasing to your sight, Lord God. Forgive us, Lord. And we repent of our sins, Lord God. And we want to make amends with you, Lord God. And thank you. Thank you for all the blessings that we received from you, from all the prayer requests that became testimonies. Thank you, Lord God, for the blessings that we continue to receive from you and all the blessings that we are about to receive from you. Lord, we ask for your help for all the prayer requests that we will pray for today. And we ask for your positive response, Lord God. We love you in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Let's start with our song for this morning. Jesus, lover of my soul. Ayan. Napakagandang awitin. At miss ko na yung kanta. Amen. Amen. Under my reclaim,
set my feet upon the rock. Now I know I love you. I need you. Though my world before, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. I love you. I love you. Though my world will fall, I'll never let you go. My Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. And I love you. I need you. Oh, my world may fall, I'll never let you go. Savior, my closest friend, I will worship you until the very end. Hallelujah. We worship you, Lord. God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you so much for always being here with us every time that we offer prayers to you, Lord God. We know that you will hear us. Yes. Thank you, Father. And tunay nga po na ang inyong anak na si Jesus, Lord God, ang napakabuti naming kaibigan, Lord, ang aming Savior and Redeemer. And we thank you so much dahil nagpapakilala po kayo araw-araw sa amin. And every single day that you make yourself known to us, Lord God, we are so amazed by you. So thank you so much, Lord. And we offer all of these people, Lord, that we're going to pray for, Father. Forgive their sins and bless them, Lord God. At kung paano po kayo nagpakilala sa amin, Lord God, nawa po ay ganun din po sa kanila. Magpakilala din po kayo sa kanila, Father God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Yeah, praise God. Ayan, praise report po tayo. Amen. Hallelujah. Hindi po natin kakalimutan ang praise report dahil po sa prayer natin na ginagawa, napakasarap pong makarinig ng mga answered prayers. Amen. Ayan. So anybody po na gustong magpasalamat sa Diyos. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil yung pain ko sa left hand, wala na. Thank you rin sa sponsor ko na sa Santillan family. Salamat sa inyong binigay na ang laking tulong. Yun lang pala ang sagot. Pero siyempre si Lord ang nagpagaling. Amen. Tapos yung right foot ko, wala na rin yung pain. So, talaga. Yeah. Ito ba, nakikita nyo ba yung screen natin ngayon? Yeah. Ako po ay magbubura ng prayer request. Napakasarap po pag ako'y nagbubura. Oo, tanggalin na yan. Answered prayer siya. Alam mo yun? Tanggalin na yan. Hello. Grabe. Pero i-keep nyo rin po yun, ha? Hindi po porque wala na yung sakit, ibig sabihin wala na yung ano. Oo. Kasi immobilized na. Pero, oo nga. Just keep it there. For 3 months. Mga ganun. Para just in case lang po. So, Si Cled vaccinated na. Tapos, kami ni Joe magpapavaccine na. Meron na kaming schedule. Okay. Ako pala meron na. Ewan ko lang si Joe kung meron na. So, yun. Thankful. Thankful ako sa Lord dahil nakikita ko sa Pilipinas vaccinate, hindi pa nga na-vaccinate lahat ng frontliners, pero na-vaccinate na lahat ng mga politiko.
Corruption. Ah, na yung politiko tsaka mayayaman eh. Wala pa sila sa ano, di pa sila tapos doon sa frontliners, wala pa sila doon sa mga elders. Yeah, yung mga elders, wala pa sila. Hindi daw nasunod yung ano. So madaming matanggal yung corruption. Madaming mga US citizen na Pinoy pupunta ng Amerika malamang para magpa-vaccinate. So, thankful ako nasa Amerika tayo kasi siyempre mayaman na bansa tapos tayo pa ang inventor ng ano ng vaccine. So na nabibiyayaan tayo ng ganyang klase ng mga ano. Reciclad po ba? Diba tapos na yung exam niya, yung entrance exam? Oo, tapos na yung entrance exam niya. Nagkaroon siya ng problema kasi na-kick out siya doon sa ano sa internet dahil nagkasira. Ngayon, parang nagpo-protest siya na makuha niya uli yung parang 30 minutes na nawala sa kanya. Kasi ang gusto niya mas mataasan ng score makuha niya para maka-apply siya ng scholarship. Kasi wala naman kami pambayad ng law school. So, eh, hindi ba siya sa Nazareth yung doon sa Point Loma? Hindi, mula namang law school doon eh. Ah. Iba na to. Bali mag-a-apply siya sa iba't ibang mga law school available. Kung sino yung magbibigay sa kanya ng scholarship. Oh, okay. Wait lang po. Cled. So, kailangan. Sana, scholarship. No, para sakali man, edi at least may lawyer na tayo sa simbahan, di ba? Amen. O, di ba? Praise the Lord, ayan. Oh. Ayun, okay. Kailangan na lang natin na doktor, dentista, para kompleto na. Optometry. Engineer. Ophthalmology. Engineer, yes. Architect. Ito, meron na tayong lawyer. Sino po? Sino po lawyer? Meron na tayong lawyer eh, si Lenlen. Ah, at least may connection. Okay. Yeah, yeah. Tama. Ang architect naman po natin eh, connection si Orbi. Ayan. Hmm. Oy, nagpaano nga kami dun eh. Nagpagawa kami ng plano eh. Hmm. Kasi hiningan kami hiningan kami ng plano doon sa ano sa patio namin. Oh. Tinulungan ko. Oh, that's good. At saka ano, may business na sila ng kanyang ano, fiancé. Oh, di ba? Oh, kailan ba kasal? Ano? Dahil sa quarantine, hindi pa nila sure. Pero ano na, basta pag umuwi na si Orbit, parang mag-aano na siya, magpo-propose. Wow, ang sexy naman ni Orbits. I know. So meron silang yung business na ini-start nila is parang yung logo design making mga ganun. So magpapagawa ng mga logo, mga ganun. So pa-sample naman diyan. I-sample lang tayo para sa t-shirt natin. I know, right? Oh sige, sabihan mo. Pag-practice nila tayo, kam. Yes. Oh, ayan. Ako, praise them. Ayun. Okay. Sino po ang meron na praise report? Ako, mag-report. Opo. Naririnig niyo ako? Kasi lumabas ako ng laundry sa loob eh. Loud and clear. Yeah, oo. At thank God for Stephen. Ang akin laundry po ay mabuti. Hindi nag-i-reklamo. Oh, yun. Ako. Katapot lang yan, Pastor Pisa Hut. Yun, no? Pwede. Yeah. I thank God, Pastor. Kasi kahapon nung kinek ko yung aking bank account, may another stimulus na 600. Nagulat ko. Oh, ika-apat ko. Oo. Tama-tama, on time, Pastor. Yeah. Tama-tama, Pastor, on time naman. Kasi, di ba yung dalawa kong pamangkin sa Philippines, yung isa na COVID. So nasa ano pa siya. So na-share ko yung blessing tsaka isa kong pamangkin kasi tatlo sila magpapaswab. Eh ang isa daw pala is almost 5,000. Oh, so at least I thank God for the provision kasi naipadala ko rin sa kanila. Yeah. Amen. Wow. Yeah. Talagang pinrovide ni Lord para matulungan din sila doon. Amen. Talagang ano no, totoo yung
yung lagi sinasabi sa atin ng ating mga pastor na oh, God blesses us para magkita na ng blessing sa iba. Nakaka, nakaka, ano, kumbaga nabobless din tayo. Yeah, I know. Nagpo-flow po yung blessing sa iba. Dahil yung pong binibless tayo and then we bless others kasi we are being blessed. Yeah. Parang, amen. Parang reverse siya. Parang ginagawa. Instrument lang tayo. Instrumento lang po tayo. Yeah. Oo. Mm-hmm. Kaya dapat talaga pagka ganun may mga blessing, hindi yung nakatupi yung kamay natin. Hindi yung matikaw. Oo. Ang sarap po kayang feeling na ma-share mo yung blessings mo. Ang sarap po ng pakiramdam. Amen. Yeah. Pero kang natulungan. Totoo. Tapos, mas ibibless ka pa ni Lord ng more. Yeah. Kasi magkatiwalaan ka sa ano, dun sa mga blessings. So, mm-hmm. Nakakatawa lang. Correct. Ayun. Sino pa po? Opo. Kahapon, kinausap na ako ng boss ko. Ay, the other day. Baka daw hanggang June na lang kami. Kasi, mahina nga ang business. So, hindi na kami magre-renew ng contract ng building sa June. At uuwi na yata ang parents niya sa Israel. So, sabi ko, do I need to apply now? Sabi niya, no, not yet. We will see what will happen. Kaya, hindi naman ako natatakot. So, alam ko, di ako pababayaan ni Lord. Amen. Yan ang faith. Yes, that can move mountains. Yeah. Oh, kaya matakot, tita. Ako nga, tagal ko nang walang trabaho. Si Pastor po, wala na siyang work. Uy, ako din, no? Mabuhay ang mga walang trabaho. Okay, naglulusugan naman tayo. Happy na po ako, wala na siyang work. Wow, praise the Lord. Pati po yung mga bata, ayaw na nila talagang magtrabaho yung dati nila kasi ayaw din nang nakikita siya nahirapan. Pero si Pastor po kasi napaka iniintindi pa rin niya yung mga katrabaho niya, paano sila. Yeah. Kaya risk pa si Pastor. Diba, risky na rin sa kanya eh. Oh, sa age niya rin. Sa kanyang exposed siya sa mga tao. Ang dami pang mababait na tao sa seafood. Opo. So, hindi po mawawala na sa kanya. So ngayon po, I'm sure na ang Panginoon po ang kumilos kagabi sa amin. It's the Holy Spirit. I thank God for the non-gift praise po. Tapos na po yung mission namin. Naibigay na po namin yung food. Aww, that's good. Sabi ka na. Oh, dalawa. Ayaw kunin ni Nick. Sabi niya, wala daw siyang paglagyan. Okay. Pero nakita niya ako na pinamimigay ko kaya ano, umabos siya. I'll take it, sabi. Pinagtagan mo ba yung binigay mo, Kay? Meron pa po ba na gustong mag-transport? Hindi ako lang sa non-intin. Ayan. Ako po, Pressure Port. Ikaw, meron? I-Pressure Port ka? Ayan. Pressure Port, wala? Okay. Ako rin po, Pressure Port. Yun po ay magkakaroon na po ng kapatid si Erza. Amen. So, yeah. Medyo po mas matindi ngayon ng mga morning sickness ko, grabe. Yung morning sickness ko nung isang araw, yung isang buong araw.
talagang I didn't feel good, like, sobra. Like, nasusuka ako buong araw hanggang gabi. So, yeah, kakaiba po siya ngayon, but I have to just take it easy kasi nga medyo 40 years old na ako. So, oh, yeah. So, nagpaalam na po ako sa pasyente ko dun sa one-on-one na pasyente ko. Mm-hmm. Tapos, ngayon po, naghahanap sila ng caregiver. Yung sabi niya, huwag ka munang umalis hanggat di kami nakakahanap ng kapalit. Mm-hmm. Nung una sabi niya, hanggang kahapon na lang dapat, hanggang Friday. Tapos biglang nagbago yung isip na magstay daw ako hanggang Eh kaso, pag nagpupunta ako sa kanila, talagang umaatake ng matindi yung morning sickness ko, grabe. So, ayun. So, ipagpapray din po natin na may mahanap silang caregiver. Mm-hmm. Para makapagpahinga na ako. So, ayun, the Lord is parang binabawas na niya lahat ng mga yung una yung trabaho ko sa facility. Tapos ngayon, ito na yung one-on-one na pasyente. So parang, ang natitira na lang talaga itong sa church. So I think nire-ready na po talaga ako ng Diyos for the church, for His church. So, ayun. Kaya, hopefully nga, by June, makapag-start na ako ng classes, makapag-focus na ako more on yung mga gusto niyang ipagawa sa akin. So, ayun. Praise the Lord for that. Amen. So, ayun po. Wala na po bang gustong umabol? Kapag wala na po, ay mag-uumpisa na po tayo ng yung general church prayer. Okay. So, let's start, hon. Do you want to start? Do you want to start the general church prayer? Meron pa po sandali ipapray. Si pastor po kasi nag-sleep po yung mata niya. Ay. Yung pong sa right eye niya, yung sa pinaka-corner, meron po nag-sleep kahapon. So hanggang ngayon, medyo red pa po yung half ng eye niya. Hindi ko lang alam kung connected po yun sa Johnson & Johnson. Ah. Oh. Johnson & Johnson. Pero ano po yung nag-sleep po? Nag-blood-blood po yung mata niya. So, I don't know. Yung lang half lang naman po eh. Oo. Pero so far, wala naman po siyang nararamdaman na. Mm-hmm. So, hindi naman rin po masakit yung mata. So, nag-red lang. Okay. Kailan po siya nagpa-shot? Kailan po? Kailan po nagpa-shot? February. two weeks na po siya ngayon. 14 days niya po ngayon. Oh, wow. Okay. Kasi alam ko kasi yung sinasabi nila sa Johnson's & Johnson's, after 13 days, you will see the effect. Yung side effect. Okay. So, parang ito po yung nakikita ko. Pero pag-pray po natin na the Lord will protect it. Yeah. Okay. It's a good thing na isang beses lang po yung Johnson & Johnson. That he doesn't have to take another shot. Hindi na po. Yeah. Okay. Naku. Okay. So, magdadrive na po kami. So. Oh, sige po. Okay. So, kami po ni Pastor Jeff ang maghahalin nila sa prayer. Yeah. Okay. So, I'm gonna start po, Pastor Jeff, ha? Go ahead. Okay. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much for another chance for us na ilapit po sa inyo itong mga taong mahal namin, Father God, mga kaibigan namin, families namin, Lord, mga ka-churchmates namin, Father God. Maraming salamat po dahil kami po ang ginawa niyong mga intercessors niyo, Lord. Hindi po biro maging intercessors, but Lord God, we know na kayo po ang kasama namin dito, Lord God. And ngayon po inalapit po namin ang mga pastoral staff ng LA First, at saka ang mga pamilya po namin, Father God. Pasimula po kay Pastor Jeff na aming senior pastor, Lord. We thank you so much for the wisdom. We thank you so much for the joy in his heart to serve you and to serve your people. Maraming salamat po dahil kitang-kita po namin that the Holy Spirit is with him, Lord God, and guiding him, Lord. And maraming salamat po because
yung pagpapatakbo po ng church or God ay he finds joy kumbaga sa pagsiserve po sa inyo sa church. Maraming salamat po, Lord God. Ganun din po kay Pastor Bert, Lord, na kitang-kita rin po namin ang joy sa kanya po. So every time that he goes up to the pulpit, Lord God, to share your words, Lord, and some words of wisdom, Father, sa amin, Lord God. Maraming salamat po dahil we know that you are not done with him yet, Lord, and he has a lot more for your glory, Lord God. Yung purpose niya, Lord, hindi pa po tapos. And ganun din po sa akin, Lord God. Maraming salamat po sa pagtawag niyo sa akin, Father. Maraming salamat po dahil kayo po ang nag-guide sa akin, nagli-lead sa akin kung saan po ako dapat pumunta, kung ano po dapat yung mga dapat kong gawin, Father God. We pray, Lord God, na patuloy niyo lang po kaming gabayan, Lord. And ilayo niyo po kami sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Father God. No weapon formed against us will prosper, Lord God. And ganun din po sa mga pamilya namin, Father. Ingatan niyo po ang mga mahal namin sa buhay, Lord God. Mga asawa namin, anak namin, mga kapatid namin, mga magulang namin, Father God. Hope and we pray, Lord, that the hedge of protection, Lord God, sa amin, Lord, ay magpatuloy pa po, Lord God. And ganun din po, Lord, sa English congregation pastors, sa Spanish, sa North Korean, South Korean congregation pastors, and their families. And Lord, maraming salamat po. We know that one day, Lord God, kami po ay magkakaisa. Lord God, dun po sa church niyo, Lord, sa LA. Activities-wise, Lord God, nawa po ay magkaroon po kami ng chance na makapag-collaborate po sa isa't isa, Lord God. I don't know if it's gonna be like a special occasion, Lord, pero hopefully, Father God, na we are gonna be in one spirit, Lord. Dahil kayo lamang ang pinagsisilbihan naming Diyos, Lord. And you only have one spirit, Lord, na nakabalot sa amin, Father God. Lord, please, we pray for like a good relationship with all of the pastors dyan po sa LA First, Lord God. Amen. And ganun din po sa ibang mga leaders pa ng mga churches, Father, ng LA First, Lord. Yung leaders and yung board members nila, Father God, we pray, Lord, na kayo po magbigay ng wisdom sa kanila, Lord. And yung magpatuloy lang po yung excitement sa heart nila, yung fire, to keep that fire burning in their hearts, Lord God, to praise you, to worship you, and to serve you, Lord God. We pray, Lord God, for a life that is fully surrendered to you. Magmula po sa mga pastors hanggang sa mga members, Lord God, ng bawat simbahan dito sa LA First, Father God. And ingatan nyo rin po yung mga pamilya nila, Father, yung mga members nila, Lord God. Ilayo nyo po sa lahat ng mga gawa ng kaaway, please, Lord. And we also pray dahil po sa nabalitaan namin na pag-hack ng mga Facebook accounts ng mga pastors ng Church of the Nazarene. Lord God, we don't know kung bakit po ginagawa yun. Pero Lord, nakakalungkot lang pong isipin kasi na yung mga pastor pa, ang mga tinatarget nila, Lord, eh sila po yung mga lingkod nyo. Sabi niyo po sa salita niyo, touch not my anointed ones. And this is exactly what they're doing. You know, they're bringing harm to them, Lord God. And hindi lang po sa kanila, pati po sa mga members, Lord God. Yung mga panluloko, Lord God. So please, Lord, please put a stop to it, Lord God. Dahil po hindi po nakakalugod sa inyo, Father. And it's nothing na nakaka-glorify sa pangalan niyo, Father God. Ingatan niyo po kahit po yung mga social, iba pang mga social media accounts ng mga pastor, Lord God. Dahil hindi po maganda na makikita ng ibang mga tao na hindi nakakilala sa inyo na ganun ang ginagawa, like nanghihingi ng pera or what, Lord. So please, please, please help to put an end to it, Father God. Maraming salamat po sa lahat-lahat. As we pray in Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Magandang umaga po, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakataon at kapangyarihan ng panalangin.
Panginoon, inaangat namin sa inyo ang aming mga leaders, ang aming mga board members, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya. Dalangin namin si Brother Bong, si Sister Terry, si Karen, ang kanilang anak, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain, ingatan, Panginoon. Dalangin namin na makasama namin si Karen sa simbahan, Panginoon, at maging open, Panginoon, ang aming relasyon sa kanya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niya rin po ang pamilya ni Sister Girlie, si Brother Rave, si Gianna, si Leslie, at yung kanilang panganay na anak, Panginoon, si Ava, yung apo nila, Panginoon, at iba pang nilang mga papo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo rin po magpala sa kanilang pamilya. Ingatan niyo po sila sa panahon na to. Dalangin namin si Sister Fed Dumok, Panginoon, na stay at home ngayon, Panginoon. Dalangin namin na lagi niyo po siyang aaliwin, bigyan niyo po siya ng comfort sa kanyang kalungkutan, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po siyang gamitin sa pamagitan ng kanyang wisdom, Panginoon. Ingatan niyo po siya lalo na sa sakit, Panginoon. Dalangin namin si Sister Fe Maranan, Panginoon, si Stephen, si Hazel, yung dalawa niya po pong anak sa Pilipinas. Dalangin namin, Panginoon, na ingatan niyo po sila bilang pamilya, pagpalain niyo po sila. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pagbibigay ng mga madaming blessings kay Sister Fe, Panginoon. At nagagamit niya para makatulong, Panginoon, sa marami niyang kaibigan at kamag-anak. Dalangin namin, Panginoon, ang kanyang nararamdaman na ubo, Panginoon, at yung allergy, Panginoon, yung kanyang kalakasan ng katawan. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain niyo ang kanilang kumpanya, Panginoon, kung sakali man, Panginoon, kayo po mag-provide ng bagong trabaho at bagong opportunities para sa kanya. Dalangin namin si Stephen, Lord God, na patuloy niyo pong pagpalain sa kanyang pag-aaral. Dalangin namin na ikaw po ang gumabay sa kanya, sa kanyang future, as you ready him, Lord God, to being an independent person, Lord. We pray for Sister Minda, Panginoon, sa kanyang mga anak, Panginoon. Si Cyrus, dalangin din namin siya, Panginoon. Dalangin namin na lagi niyo po silang ingatan, pagpalain po niyo ang kanilang mga hawakan, ang kanilang mga desisyon sa buhay, Panginoon. Dalangin namin na hindi po sila magkasakit, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng aming Church of the Nazarene board members, Panginoon, sapagkat patuloy po silang naglilingkod ng may galak sa kanilang mga puso. Dalangin namin si Rachel, Panginoon, na tinatawag niyo, Panginoon, na maging na mag-train, Panginoon, bilang bagong isang board member. Dalangin namin na kayo pong mangusap sa kanya, na siya po ay mag-agree sa inyo kung kayo po ang tumawag sa kanya, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na dahil gusto niya lang or gusto lamang namin or gusto ng sino man, gusto po namin, Panginoon, ay ninanais niyo at kayo po ang tumatawag sa kanya. Gamitin niyo po siya ng buong kalakasan niya, Panginoon, at pagpalain niyo siya, kanyang pamilya, si Jairus, yung dalawa niyang anak, si Rizel at saka si Jirel, Panginoon, at buong yung Ascaraga family. Dalangin namin na patuloy niyo po silang gamitin sa paglilingkod, Panginoon, sa La Filnas, Panginoon. Salamat po sa mga leaders na to at sa kanilang mga asawa, kanilang mga anak, kundi dahil sa kanila, Panginoon, hindi po tatayo ang ministeryo diyan sa LA Filnas, Panginoon. Salamat din sa binigay niyo sa aming oportunidad para maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa oportunidad para maglingkod din sa mga tao na pumupunta sa aming simbahan. Kayo pong nais aming puriin sa lahat ng mga pagkakataon na to. Lahat ng kalakasan na nagagawa namin ay nagmumula sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan ng inyong Holy Spirit at hindi namin kakayanin ito sa pamamagitan ng aming lakas. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang aming pansariling mga naisin o mga ikusok sa katuparan. Bagkus, Panginoon, palitan niyo po ito ng inyong direksyon at wisdom niyo, Panginoon. Kayo pong masunod palagi sa pang-araw-araw namin takbuhin. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin namin. In Jesus' name, amen. Lord, we praise you also, Lord God, for the church members and their families, Lord God, sa Ascaraga, sa mga Banares,
mga Bermudo, Sempron, Cruz, Curtis, De La Cruz, Dumuk, Francisco, Giwa, Cuco, Lopez, Maranan, Meneses, Mondia, Pagyo, Pascua, Plan, Raimundo, Salayao, Samadi, Santillan, Sembrano, Tumayao, Valdez, Victorio, and Igoy family. Father God, maraming maraming salamat po sa mga pamilyang ito na bumubuo ng LA Filmnas. Lord God, maraming maraming salamat po because they choose you, Lord. They choose to serve you. Para po yung sinabi ni, sino nga po yun? Yeah, Lord God. Lord, paggamit ng mga abilities, mga gifts, mga talents, Lord God. Lord, maraming maraming salamat po dahil nakikita po sa kanila, Lord God. And kung sakali man po na meron pa po sa kanila na medyo mahihiyain pa or ayaw pang magpagamit, nagda-doubt pa, ganun, Lord God. Please kayo po magbigay ng lakas ng loob sa kanila, Lord Jesus, na magsilbi po sa inyo with the abilities that you have given them. Lord God, ito po, napakaraming family members po nito. And it would be so nice na makita po namin silang lahat sa loob ng simbahan niyo, Father. Dahil lamang po dun sa COVID, yung iba na hindi po nakarating. But Lord, please, nawa po na one day, Lord God, na magkasama-sama na po ulit kami. Amen. Father God. And help us to be prepared, Lord God. Lalo na po yung mga puso namin, Lord God, to embrace all of these people, Lord God. And kung sino man po yung mga tatalihin niyo pa, amen. Father God. Ito pong mga pamilyang to, Lord, we pray that you bless each and every family members, Lord God. We pray na ingatan niyo rin po sila, lalong-lalo na sa COVID, Lord God. Ingatan niyo po yung mga trabaho na meron kami, Lord God. And kung sino man po yung mga wala, Lord God, please continue to provide for them, Lord, and prepare the perfect job that you have for them, Lord God. Kung saan niyo po sila gagamitin outside of the church, Lord, para po maging channel of blessing din po sila sa iba. Lord, maraming maraming salamat po, Lord God. Dahil kayo po ang nagbibigay ng tao papunta dito sa church na to, Lord God. Again, this is your church, Lord. Hindi po sa amin. So, Lord, please, maraming maraming salamat po dahil pinagkatiwalaan niyo po kami dito sa church na to. But please help us, Lord God, to make improvements, kung paano po mag-grow pa, Lord God, kung paano pa po mag-reach out sa iba, Lord God. Tulungan niyo po kami, Father. And gamitin niyo po ang bawat isa sa amin mula sa tatay hanggang sa mga anak, Father God. Please grow us into the person that you want us to be for your glory. Maraming maraming salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa inyo yung mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Salamat, Panginoon, dahil nag-increase na, Panginoon, ang aming territory pagdating sa viewership. Meron na pong 4,000 viewers, Panginoon, na meron pong pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Dalangin namin ang almost 200 na viewers every Sunday, Panginoon. At saka every Wednesday, Panginoon, na sumusubaybay, nanonood sa lahat ng mga ginagawa namin. Salamat, Panginoon, sa mga in-person attendees na in spite of pandemic, Panginoon, ay nag-increase ang aming attendance. Salamat, Panginoon, dahil simula nung nag-open kami noong November 1, Panginoon, wala pong outbreak na nangyari sa aming simbahan. Wala pong nagkasakit, wala pong nahawa. Salamat sa mga safety protocols na tinutulungan nyo kami, Panginoon, sa every Sunday. Dalangin namin na patuloy nyo pong gawing safe ang aming mga
services, lalong-lalong la ang aming mga attendees, Panginoon. Dalangin namin ang marami naming ministries na itatayo, mga church activities, gaya ng darating na Mother's Day. Dalangin namin yan, Panginoon, na kayo po magdala ng mga ina para po makapakinig ng inyong salita, Panginoon. Dalangin namin din ang mga marketing activities namin. Dalangin namin din, Panginoon, ang mga connecting events namin. Dalangin namin, Panginoon, ang mga magiging team building namin, ang aming mga magiging church retreat, Panginoon, ang family retreat. And hopefully, the next year, Panginoon, next summer, magkaroon na kami ng first summer youth camp. Dalangin na yung Panginoon na kayo po magpala sa lahat ng mga activities na ginagawa namin sa simbahan. Ito po ay mga connecting events para po mapalapit pa, Panginoon, sa inyo ang mga tao. Makilala nila kayo ng lubusan. Dalangin namin, Panginoon, yung mga kailangan namin, mga equipments, instruments, pagpalain niyo po na wag na pong masira. O kaya kung masira man ay mapalitan agad, Panginoon. Yung mga needs ng mga kids ministry, salamat sa mga provisions niyo. Yung mga needs sa opisina, Panginoon, salamat sa mga provisions niyo, Panginoon. Lagi po kayong ready para bigyan po kami ng pagpapala sa mga areas na to. We pray all this in Jesus' name. Amen. 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 Lord, continue for the world news, the Bible. For the world leaders and government establishment po na makapaglipo na maayos. Mm-hmm. Magkaroon ng takot sa Diyos doon sa pangunguna nila, Lord God, para sa ikabubuti ng lahat. Lord. Mm-hmm. We also pray for the safe and effective coronavirus vaccine, Lord God. You know that marami na pong meron at marami pang mga skeptic pa rin sa vaccine na ito, Lord God. Kayo po ang nagbigay ng solusyon ng lahat, Lord God. Mm-hmm. So we commit to you, O God, with trust, Lord God, na whatever that we have that ikaw po ang mawala, Lord, sa frontline na yan, Lord God. Continue to pray for our countries who are greatly affected by the storms, the hurricanes, earthquakes, and fires, Lord God. And in the world, that's disaster, calamities, Lord, nangyayari all over the world, Lord. Pinag-pray po namin sila, Lord God, na kaingatan mo po sila, Lord God. Bigyan mo po sila ng protection, Lord God. Kayo na rin po mag-provide sa kanila ng mga pangangailangan nila, lalo na sa mga matitinding panahon na ito, Lord. We also pray for the businesses, the offices, restaurants, schools, and especially the churches para makapagbukas po ng maayos, Lord God, according to your will, O Lord. Really seek your presence, Lord God, and your counsel, Lord God, sa pagbukas, Lord God. Always remind us, Lord, that na kung ano po yung kailangan namin gawin para po makaingatan po namin yung mga tao, Lord God, na mga darating na mga padadala mo, Lord God. We also thank you, Lord God, sa mga tao yun, mga dadaling mo, Lord God. Dahil they have the willingness na, Lord. We also pray for the hate crimes, mass killing, homelessness, LGBTQ, human and drug trafficking ang mga nangyayari all over the world, Lord God. Ito mga ito, Lord, na bunga ng mga kasalanan, Lord. And we pray that sa mga tao niyo, Lord God, na naging instruments na lang ng bunga na ito, Lord God, ng mga anak po niyo, Lord God, as we do sila sa papahamakan, Lord God. Provide them the salvation that you have provided us, Lord God. We also pray for all God's people to humble, repent, and turn away from wicked ways, Lord God. Alam ko, Lord, na kahit na po sa mga dapat na po sa'yo na may mga nahihirapan pa rin, Lord God. Paano, how they live their ways, Lord God. How they walk, Lord God, their life with you, Lord. I pray that you always guide us, Lord God. That you coach us in every step of our way, Lord. So that we can be more like Jesus, Lord. We also pray for the revival starting from our community, Lord God. Lord, malaki-malaki po yung LA. Marami-marami mga tao na may inangan ng tulong, hindi lang mga Pilipino. So we pray for the revival, Lord. Na ikaw po ang mag-ignite ng mga fire to search you, to be in love with you once again, Lord God. Ito po ang aming mga dalangin. Jesus, Lord, in Jesus' name. Amen. 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 Amen.
praise God. So turn off na po natin ang recording. Right. Okay, bye. Turn off. Okay. Dadako na po tayo sa specific prayer request. Okay.